Magandang umaga mga bata. Ako ay si Ginang Marie Crispy Castro, ang inyong guro sa Araling Panlipunan 6. Tayo ngayon ay nasa ikatlong markahan, Module 2, ang mga suliraning kinaharap ng mga Pilipino mula 1946 hanggang 1972. Mga bata, handang-handa na ba kayo sa ating tatalakayin ngayong umaga? Nandyan na ba ang inyong mga module? Hawak-hawak na ba ninyo? Ang inyong sagotang papel? Ang inyong ballpen ay nandyan na ba sa inyong mesa? At nakaupo na ba kayo sa inyong komportabling upuan? Kung ganoon, dadako tayo sa ating leksyon. Pero bago yan, sasagutan muna natin ang balikan. Lagyan ng check kung ang pahayag ay nagsasabing tungkol sa ikatlong republika at ikes kung hindi. Okay. Unang tanong, ang ikatlong republika ng Pilipinas ay tumutukoy sa kasaysayan at pamahalaan ng Pilipinas mula Hulyo 4, 1946 hanggang September 21, 1972. Okay. Kung ang sagot niyo ay check, tama kayo. Pangalawa, bawat pangulo ng ikatlong republika ay may kanya-kanyang programa na naglayong paunlarin ang bansa mula sa pagkakalugmok nito noong digmaan. Kung ang sagot niyo ay check, may tama kayo. Pangatlo, malaking salik ang pananakop ng mga Hapones sa pagtatamasa ng kalayaan ng mga Pilipino. Kung check ang sagot ninyo, tama kayo. Pang-apat, binubuo ng tatlong sangay ang pamahalaan sa ilalim ng ikatlong republika. Ang sagot dyan ay check. So kung check ang inyong sagot, tama kayo. Pang-anim, noong Hulyo 4, 1946 ay ipinahayag ni Harry S. Truman ang kasarinlan ng Pilipinas. Anong sagot dyan? Okay. Kung check ang inyong sagot, tama kayo. Pang-pito, si Pangulong Rodrigo Duterte ay unang pangulo ng Commonwealth. Ang sagot dyan ay ikes. Kung ikes ang iyong sagot, tama kayo. So, hindi si Pangulong Duterte ang pangulo ng unang Commonwealth kung hindi si Pangulong Manuel L. Quezon. Okay, pang-walo. Si Pangulong Ferdinand Marcos ang nagdeklara ng batas militar sa bisa ng proklamasyon bilang 1081. Ang sagot dyan ay check. So kung check ang iyong isinagot, may tama kayo. Kasyam, nang lumaya ang Pilipinas mula sa Amerikano noong 1946, patuloy pa rin umasa ang Pilipinas sa tulong ng mga Amerikano. Kung check ang inyong sagot, tama kayo. Pang-sampo, itinadhana ng saligang batas ng 1946 ang mga tungkulin at kapangyarihan ng pamahalaan sa ilalim ng ikatlong republika. Kung ikes ang inyong sagot, may tama kayo.
Ngayon, pupunta tayo sa ating bagong leksyon. Mga bata, makinig ng maigi. Sundan ninyo ako sa pamamagitan ng inyong module. At tatalakay natin ito sabay-sabay. Mga suliraning kinaharap ng mga Pilipino mula 1946 hanggang 1972. Ano bang ibig sabihin ng suliranin? Ang mga suliranin ng kinaharap daw nating mga Pilipino. So, suliranin ito yung mga balakid, no? Mga problema na kinaharap ng mga Pilipino mula 1946 hanggang 1972. So, aalamin natin ang mga iba't ibang suliranin ng ating bansa mula 1946 hanggang 1972. So, ang mga suliraning kinaharap ng mga Pilipino mula 1946 hanggang 1972. Isang malaking hamon sa bagong pamahalaan ang kalagayan ng bansa matapos ang digmaan. Tiyaga at katatagan ng loob ang kinakailangan upang muling isaayos ang mga bayan at lungsod na sinira dulot ng digmaan. So alam natin mga bata, kapag may digmaan, nagdudulot talaga ito ng malaking pinsala. Dahil ang digmaan, walang kabutihan ang maidulot ng digmaan. Kung hindi, pinsala, sira ang ating bansa. So, noong panahon ng ikalawang digmaan, malaking pinsala ang ating natamo, no? Malaking pinsala ang natamo ng ating bansa. Kaya nagkakaroon tayo ng mga suliranin. Nag-atubang ang Pilipinas ng dakong problema dulot ng digmaan. Pero ano daw ang kailangan natin para maisaayos muli ang ating bansa o ang ating bayan o lungsod dulot ng sinira ng digmaan? Kailangan natin ang tiyaga at katatagan. So ano daw ang ating kailangan? Tiyaga at katatagan. So ito ang ating kailangan para muling maibalik ang kagandahan, para muling maibalik ang naisira ng ating bansa dulot ng digmaan. Para pabangon tayo muli. Okay. Unang suliranin na kinaharap ng ating bansa ay ang suliraning pangkabuhayan. So tinatayang pangalawa ang Pilipinas sa Warsaw, Poland, sa lawak ng pinsalang natamo ng bagsakan ito ng bomba ng mga bansang aliado. Nasunog ang ilang kilalang gusali sa Maynila tulad ng Philippine General Hospital or PGH, Universidad ng Pilipinas at Batasan. So sa panahon ng digmaan, itong mga gusaling ito, Philippine General Hospital, Universidad ng Pilipinas at Batasan ang nasira dahil sa pagbagsak ng bomba. No? Binagsakan ng bomba ang mga gusaling ito. So sadyang nagbago ang takbo ng kalakalan at kalinangan sa muling pagtatatag ng lungsod matapos ang digmaan. Ang Intramuros na siyang kinagawi ang sentro ng kultura at politika ay naging bodega ng mga kumpanyang nagkakargamento at naging tirahan ng mga informal settler galing sa probinsya. So nagiging tirahan na, no, ang Intramuros, ang dating kinagawi ang sentro ng kultura at politika ay nagiging bodega na
nagiging tirahan na ng mga informal settler o yung mga taong mula sa probinsya na pumunta sa Maynila. Malaking pinsalang nangyari sa Maynila. Marami pa rin mga taong wala sa mga probinsya, taong mula, wala sa mga probinsya ang nagsilipat o mula sa probinsya na nagsilipat patungo sa Maynila. Dahil inaakala nila na sa Maynila makakita sila ng magandang buhay, no? Hindi na alam na malaki palang pinsala ang nangyari sa Kamaynilaan that time. Subungan ito, patuloy nagsikip ang Kamaynilaan at ang lungsod ng Quezon. So dahil maraming tao ang pumunta sa Maynila, no, nasilipat doon sa lungsod ng Maynila, so nagkaroon ng kakulangan sa tirahan. So nagsikip ang Kamaynilaan at ang lungsod ng Quezon. So batay sa ginawang pagsusuri sa demografiya ng bansa, ang mabilis na paglaki ng populasyon sa mga pook urban ay nagdulot ng malaking suliranin sa pagsisikip at kakulangan sa tirahan. So sabi ko kanina, maraming tao ang pumunta sa Kamaynilaan dahil inaakalan lang na makahanap sila ng magandang buhay. Dahil sa mabilis na paglaki ng populasyon sa Kamaynilaan, so nagkakaroon ng malaking suliranin sa pagsisikip at kakulangan sa tirahan. So ito children, populasyon ito ha, populasyon, ito pook urban. So populasyon, so ito dapat yung na may A dito para magiging populasyon. At ito naman ay pook urban, so ito ay O. Okay. So maraming nagtayo ng kailang tirahan sa mga estero, tabi ng rails ng train, sa gilid ng mga parke, sa mga ilalim ng mga tulay, at sa mga bakanting loteng pag-aari ng bayan o pribadong mamamayan. So dahil sa kakulangan ng tirahan, yung mga taong mula sa probinsya ay nakatira na lamang sa mga estero, no, sa tabi-tabi ng mga daan, sa tabi ng rails ng train, ang iba sa gilid ng mga parke, ang iba naman ay sa ilalim ng mga tulay at sa mga bakanting loteng pag-aari ng bayan o pribadong mamamayan. So naging laganap na problema ang isyo ng squatting, no? Kaya tinatawag sila ng mga squatters dahil nakitira sila sa hindi nila lupa. So nagtayo sila ng bahay o nagtayo sila ng maliit na bahay sa hindi nila pag-aari na lupain. Kaya tinatawag silang mga squatters. So naging laganap ang problema ng isyong squatting. So upang masolusyunan ang problemang ito, ay itinatag ng pamahalaan ang pambansang pangasiwaan ng paglilipat, tirahan at pagsasaayos o National Resettlement and Rehabilitation Administration or NARA. So anong ibig sabihin ng NARA? National Resettlement and Rehabilitation Administration. So, para masolusyunan ang problema ng maraming tao na nakatira sa mga tabi-tabi o sa tabi ng rails ng train, sa gilid ng parke, tirahan sa mga estero, so nagtatag ang pamahalaan ng programa yung natawag na pangasiwaan o ang pambansang pangasiwaan ng paglilipat, tirahan at pagsasaayos. Ang samahang ito ang nangangasiwa sa paglilipat ng mga informal settler sa iba't ibang pook labas ng Maynila at iba pang lungsod. So ito, lungsod ito ha. Merong S, nawala ang S dito. Lungsod.
So itong NARA or National Resettlement and Rehabilitation Administration, sila ang inatasan ng pamahalaan, no? Na pangasiwaan nila ang paglilipat ng mga informal settler. So para magkaroon sila ng magandang tirahan, so gumawa ng programa ang pamahalaan para sa kanila. Kaugnay nito, binigyang tuon ng pamahalaan ang pagpapaunlad ng mga rural na komunidad upang maganyak ang mga taong manatili at manirahan dito. Kaya noong 1954, maraming kalsada at tulay ang ipinagawa. So ano dang ipinagawa noong 1954? Maraming kalsada at tulay. Nagpagawa rin ang pamahalaan ng mga proyektong pang-irigasyon upang mapaunlad ang buhay ng mga magsasaka. Kaya noong 1955, tinatayang may 8,800 na pamilya ang nailipat ng tirahan sa 22 or 22 na proyekto ng buok tirahan sa iba't ibang panig ng kapuluan. So binigyan sa itong pamilyang 8,800, nailipat sila sa proyektong puok tirahan o yung puok tirahan o yung bahay, no, na programa ng ating pamahalaan. So maraming pamilya ang nailipat. Ikalawang suliranin, pagbagsak ng ekonomiya. So alam natin, kapag may digmaan, babagsak talaga ang ekonomiya ng bansa. No? Dahil sa malaking pinsala na dulot ng digmaan. Libo-libong buhay ang nawalan at maraming ari-arian ang nasira. Kasama na rito ang mga hayop na katulong sa pagsasaka, industriya, pabrika, at bahay kalakal. Lumaganap ang kahirapan dahil sa kawalan ng hanap buhay ng mga mamamayan. Hindi magamit ang mga pasilidad sa transportasyon tulad ng mga lansangan, tulay at sasakyang pandagat at panghimpapawid. So dahil sa pinsalang natamo natin ng ating bansa, dulot ng digmaan, so maraming mga buhay ang nawala. No, marami ang buhay ang nawala. Marami ang namatay. Maraming ari-arian ang nasira. Kasama na nito ang mga hayop na katulong sa pagsasaka. So lumaganap dito ang kahirapan dahil sa kawalan ng hanap buhay. So, syempre, dahil sa malaking dulot ng malaking pinsala mula sa digmaan o yung resulta ng digmaan, so nagkakaroon ng pagbagsak ng ekonomiya. So nagkaroon ng kahirapan dahil sa kawalan ng hanap buhay. So, hindi na magamit ang pasilidad sa transportasyon tulad ng mga lansangan, tulay at sasakyang pandagat at panghimpapawid dahil ito ay nasira sa panahon ng digmaan. Pati ang mga patubig at sakahan nasira din. So, bunga nito, humina ang produksyon ng bansa at nagkulang sa pagkain. So, nagkakaroon ng kakulangan sa pagkain that time. Napabayaan ang pagluluwas sa mga produkto na nagbunga ng kakapusan sa panalapi ng pamahalaan. So, bumagsak talaga ang ekonomiya ng ating bansa. Dulot ng digmaan na naganap sa ating bansa. Ikatlong suliranin ay ang kapayapaan at kaayusan. Ang peace and order situation ng ating bansa. Kapayapaan at kaayusan.
So, ang kalinaw, no? Suliranin din ang kapayapaan at kaayusan sa bansa pagkatapos ng digmaan. Dahil sa kakulangan ng mga trabahong maaring pasukan at pagkaabalahan, natuon ang pansin ng nakakarami sa mas madaling paraan upang magkapera. So, dahil wala pa silang trabahong mapasukan, wala silang kaabalahan. So, ang ginawa ng mga tao ay napasubo sila sa madaling paraan para makapera. So, ang ginawa nila ay mang-hold up sila. Mang-nakaw sila. Kaya lumaganap ang nakawan at hold-upan sa mga lungsod, bayan at maging sa mga lalawigan. So dahil dito, nanganib ang buhay at ari-arian ng mga mamamayan sa masasamang elemento ng lipunan. Kaya nagkakaroon ng kaguluhan. Dahil ang mga masasamang elemento ng lipunan o yung mga tao na kaisip na hindi maganda ay gagawa sila ng mangnakaw sila, manghold up sila para meron silang pera. So higit na nagpapalubha sa kalagayan ng bansa ang suliranin sa pagsasaka. Nagpatuloy ang kawalan ng gana ng mga magsasaka laban sa mayayamang asyendero. Marami sa mga ito ang naging hok o kasapi ng hukbong bayan laban sa hapon o hok balahap. So, maraming mga magsasaka ang nagre-rebelde laban sa mga mayayamang asyendero. So, nagiging hok sila o sumapi sila sa hukbong bayan laban sa mga hapon. So, natatag ang mga magsasaka ng isang grupong tinatawag na hok balahap. So, ang mga membro ng hok balahap ay tinatawag na mga hok. So, anong ibig sabihin ng hok balahap? Hukbong bayan laban sa mga hapon. So ano ang tawag sa kasapi ng hukbalahap? Mga hok. Okay. So nagsimula ang hukbalahap bilang samahang gerilya noong panahon ng mga Hapones. So kailan daw nagsimula ang hukbalahap? Ang samahang gerilya? Ito ay sa panahon ng pananakop ng mga Hapones. Pagkatapos ng digmaan, tumanggi ang mga hok na isoko ang kanilang mga sandata nang hindi ipagkaloob ng pamalaan ang kailang kahilingan sa reformang pansakahan. So alam natin na maraming membro, karamihan sa membro ng hukbalahap ay mga magsasaka. So hindi nila isinoko ang kanilang mga sandata sa pamahalaan dahil hindi pinakinggan ang kanilang kahilingan. Ano ang kanilang kahilingan? Ang reformang pansakahan. So gusto ng mga magsasaka na magkaroon ng reformang pansakahan. Dahil kasagaran ang mga mayayamang asyendero o asyendera, sila lang ang nagmamay-ari ng malaking lupain. So karamihan sa mga magsasaka ay nagtatrabaho sila sa hindi nila lupa. Kaya sinisigaw nila o hinihiling nila na magkaroon ng reformang pansakahan na dapat bigyan sila ng lupang para sila na mismo ang sasaka dito. Sila na ang
magtatanim dito para magkaroon na sila ng kailang pag-aari. Komunismo, sosyalismo ang ideolohiya ng mga Hawk. So ano daw ang ideolohiya ng mga Hawk? Komunismo, sosyalismo. So ano ang lakanang layunin? Layunin nila na pabagsakin ang ating pamahalaan. Lumaban sila sa pamahalaan at inakit ang mga hindi nasisiyahang magsasaka na umanib sa kanila. Kaya maraming magsasaka ang sumali, lalo na sa gitnang Luzon, na naging sentro ng pakikibaka ng samahan. So ano daw ang naging sentro ng pakikibaka? Anong lugar ng ating bansa ang naging sentro ng pakikibaka ng samahan? Ay ang gitnang Luzon. Pang-apat na suliranin ay ang suliraning panlipunan. So matinding hirap at pagdurusa ang naging epekto ng nagdaang digmaan sa Pilipinas. Kapos sa pagkain ang mga mamamayan, syempre, dulot ng malaking pinsala sa nagkaroon ng kakulangan sa pagkain. Lalo na sa mga lugar na sentro ng labanan. Nanirahan ang marami sa dikit-dikit at sirasirang mga bahay at gusali. So dito nakatira ang karamihan sa mga Pilipino, sa mga dikit-dikit at sirasirang mga bahay at gusali. Buy and sell ng anumang bagay ang naging pangunahing hanap buhay ng mga mamamayan sa panahong ito. So ano daw ang pangunahing hanap buhay ng mga mamamayan sa panahong ito? Ang tinatawag na buy and sell. Dahil sa kakulangan ng paninda at salapi, tumaas ang halaga ng mga bilihin. Dahil sa kawalan ng katiyakan sa buhay, nalimot ng marami ang kagandahang asal at pamantayang moral ng lipunan. So nawala ng tiwala ang mga tao sa isa't isa, lumaganap ang katiwalian, ginamit ng mga opisyal ng pamahalaan ang kailang kapangyarihan sa pagpapayaman at pagkakaroon ng pandaraya at suhulan sa pamahalaan. Kaya nagkaroon tayo ng suliraning panlipunan. Dahil nawawalan na ang mga Pilipino ng kagandahang asal at pamantayang moral ng lipunan. At ito ay dulot ng digmaan. So nawala ng tiwala ang isa't isa, kaya na lumaganap ang katiwalian. So naanay panikas, no? Naanay tikas, naanay pandaraya, naanay suhulan sa pamahalaan. So naanay panglimbong, maski ang mga opisyal ng pamahalaan ay gumagawa nito. Sunod ay ang kakapusan ng pananalapi. So, meron tayong kakulangan ng pananalapi. So, pagkatapos ng digmaan, dumanas ng krisis sa pananalapi ang pamahalaan. So, nagkaroon tayo ng krisis sa pananalapi. Kakaunti lamang ang natirang salapi sa kaban ng bayan. Nahirapang makalikom ng buwis ang pamahalaan sapagkat walang hanap buhay ang karamihan sa mga mamamayan. So, hindi pwede makalikom o hindi pwede sisingil ang pamahalaan ng buwis dahil wala namang hanap buhay ang karamihan sa mga mamamayan. So, dahil dito, natigil ang pakikipagkalakalan sa ibang bansa dahil nahinto ang produksyon ng mga pangunahing produkto tulad ng palay, asukal at niyog.
So syempre, no, pagkatapos ng digmaan, so hindi na nakatanim ang mga magsasaka. Hindi na sila nakatanim ng palay, asukal at niyog. At alam natin na ang palay, asukal at niyog, ito ang pangunahing produkto ng ating bansa. No? Tayo mismo ay makapagpadala ng mga palay, asukal at niyog sa ibang bansa. Pero dahil sa digma ang naghanap ng ating bansa, so nahinto ang production. So wala gyud magtanom. Alangan naman magtanom, nasira, naguba man ang sakahan, ang lupang sakahan. So hindi pa nakabangon ang ating bansa that time. Kaya nahinto ang production ng mga produktong ito. Kaya yon ang limang So yon ang limang suliraning ikinaharap o hinaharap ng mga Pilipino mula 1946 hanggang 1972. So yon ay dulot ng digmaang naganap sa ating bansa. Ngayon mga bata, handang-handa na ba kayong sasagutan ang mga dapat sagutan? Handang-handa na ba kayo sa So, may sampung pangungusap kayong sasagutan. Sagutan lang ninyo ng tama o mali. Okay, sunod. Punta tayo sa pagyamanin. Gawain 1. Ang panuto nito ay gamit ang graphic organizer, isulat ang mga suliraning kinaharap ng mga Pilipino sa Ikatlong Republika. Ito ay mula 1946 hanggang 1972. Isulat ito sa inyong sagutang papel. So ito, children, ang tinatawag na graphic organizer. So dito, sa bawat bilog, isulat ninyo ang limang suliranin na hinaharap o kinaharap ng Pilipino sa Ikatlong Republika. So napakadali lang yan, ha? Diba? Okay. Sunod, gawain 2. Tukuyin ang mga inilalarawan sa bawat bilang. Piliin ang tamang sagot mula sa kahon at isulat ito sa inyong sagotang papel. So ito ang inyong pilian na sagot, no? Pagbagsak ng ekonomiya, kakapusan ng pananalapi, kapayapaan at kaayusan, suliraning pangkabuhayan, suliraning panlipunan. So itong limang ito ang mga suliranin ng ating bansa sa panahon ng digmaan o yung pagkatapos ng digmaan o yung hinaharap ng mga Pilipino. Ito ang lima. So dito kayo pipili ng inyong isasagot. So gagawin ninyo, basahin nyo ang bawat tanong at pili kayo dito sa loob ng kahon ng tamang sagot. So, meron kayong 1 hanggang 10 items ang inyong sasagutan. Okay. Punta tayo naman sa gawain 3. Panuto, hanapin sa hanay B. So, dito sa hanay B, ito ang hanay B. Ang inilalarawan sa hanay A, ito naman ang hanay A. At isulat ang litra ng tamang sagot sa sagutang papel. So, may 5 item ang inyong sasagutan. Okay. So, titik lamang ang inyong isulat, ha? O litra lang ang inyong isulat. Sunod ay ang isa-isip. So dito,
dugtungan ang mga pahayag tungkol sa mga suliraning hinaharap ng mga Pilipino noong ikatlong republika. Hanapin ang mga sagot sa loob ng ulap. Okay, hanapin ang mga sagot sa ulap. So ito, mga bata, ito ay ang mga ulap, no? Sa loob ng ulap o sa loob ng ulap, nakasulat dyan ang mga suliranin ng ating bansa noong ikatlong republika. So dito, krisis sa pananalapi, digmaang pandaigdig, kapayapaan at kaayusan, pagbagsak ng ekonomiya, buy and sell. So dito kayo hahanap ng inyong isasagot. So punan ninyo ang mga patlang sa mga sagot na nandoon sa loob ng ulap. So may lima kayong item ng sasagutan ninyo. So 1 to 5 ang inyong sasagutan. Ngayon, dadako tayo sa tayahin. No? So dito, piliin ang litra ng tamang sagot sa bawat bilang. Isulat ito sa sagutang papel. So basahin ng maigi ang mga tanong at pipili kayo mula sa A hanggang D ng tamang sagot. So, ang isulat ninyo sa inyong sagotang papel ay, okay, ang mga titik, no? Litra lamang ang inyong isulat. At, sasagutan nyo ito. So, ang tayahin ay may 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mga katanungan. Alright, hanggang sa muli mga bata. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Magkita-kita muli tayo. So muli tayong magkita-kita sa ikatlong module. Maraming salamat.